Meron na tayo din ng kalating kare ng manok. Lagyan lang natin ng asin. Isunod natin ang kalamansi. Pigain lang natin para matanggal yung lansa ng manok. Haluin lang natin para makombine lahat sa karne ng manok ang kalamansi. Yan, mix-mix lang. Baliktad-baliktarin lang. Pagkatapos niyan, babad lang natin mga 30 minutes. Nagpakulo na tayo ng tubig. Sa pinakulo ang tubig, ilagay natin ang bawang, sibuyas at dahon ng laurel. Sunod natin ang buto ng menta. Then, ilagay na natin ang manok na binabad natin sa kalamansi. Lagyan natin ng chicken nori cube, pandadag lasa, tapos lagyan natin ng ketchup. Haluin lang natin para pumantay yung kulay pula sa tubig. Pagkatapos na mahalo, ay atin itong pakuluan hanggang sa lumambot ang karne ng manok. Takpan at pakuluan. Tansyahin nyo lang na luto na or malambot ng manok bago natin hanguin. Yan, kita nyo? Lumit ng sabaw niya. Ready na to para iprito. Yan, pinatay ko lang ang apoy. Tapos, hanguin na natin ito. At, maya-maya ay atin na itong iprito.
natin. Ito na siya. Kita niyo naman, namumula, no? Sa kawali, maglagay lang tayo ng mantika. Dagdagan lang natin para saktong ma-deep fry ang ating manok. Painitin lang natin ito. Ayan. Inunod na natin ang manok. Dahan-dahan lang para hindi makalsika ng mantika. Prito lang natin siya hanggang sa mag golden brown. Baliktarin para pumantay ang kulay. Yan, malapit na itong maluto. Ihanda na ang kanin. Ihanda na ang kanin at sawsawan na suka na may sili. Maanghang. Pwede rin ketchup sa inyong mga kids na ayaw ng maanghang. Pwede rin wala ng sawsawan kasi nanonood na nito ang lasa ng ketchup na pinagkuluan natin kanina. Nanonood na dito yung lasa. Yan, ready na siya. Thank you guys for watching. And please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more updates. Thank you and God bless.